Sa panahon ng gawain ng pagliligtas ng Diyos, ililigtas niya ang lahat ng maaari niyang iligtas. Sa abot ng makakaya at wala siyang itatapon, ngunit ang lahat ng di makakayang baguhin ang kanilang disposisyon, o lubusang sundin, ang Diyos ay nagiging pakay para sa kaparusahan. Lahat ng tumatanggap ng panlulupig ng mga salita ay magkakaroon ng maraming pagkakataon para sa kaligtasan. Ipakikita sa kanila ng pagliligtas ng Diyos ang kanyang sukdulang kaluwagan at pagpaparaya. Kung tatalikod ang mga tao sa maling landas, kung sila'y magsisisi, ibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na makamit ang kanyang pagliligtas. Ang yugto ng gawain, ang gawain ng mga salita ay binubuksan lamang sa mga tao ang lahat ng paraan ng mga hiwaga na hindi nila nauunawaan. Tumutulong ito para malaman ng tao ang kalooban ng Diyos at mga kailangan ng Diyos sa tao para maisagawa nila ang mga salita ng Diyos at baguhin ang kanilang disposisyon. Lahat ng tumatanggap sa panlulupig ng mga salita ay magkakaroon ng maraming pagkakataon para sa kaligtasan. Ipakikita sa kanila ng pagliligtas ng Diyos ang kanyang sukdulang kaluwagan at pagpaparaya. Kung tatalikod ang mga tao sa maling landas, kung sila'y magsisisi, ibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na makamit ang kanyang pagliligtas. Salita lang ginagamit ng Diyos para gawin gawain niya. Hindi niya pinarurusahan ang mga tao dahil sa kanilang munting rebelyon. Dahil ngayon na ang panahon para sa pagliligtas. Kung lahat ng naghihimagsik ay pinarusahan, walang magkakaroon ng pagkakataong maligtas. Silang lahat ay parurusahan at babagsak sa Hades ang mga salitang umahatol sa
sa tao ay nagtutulot sa kanilang makilala ang kanilang sarili at sundin ang Diyos. Hindi para sila'y parusahan sa pamamagitan ng paghatol ng mga salitang ito. Lahat ng tumatanggap sa panlulupig ng mga salita ay magkakaroon ng maraming pagkakataon para sa kaligtasan. Ipakikita sa kanila ng pagliligtas ng Diyos ang kanyang sugdulang kaluwagan at pagpaparaya. Kung tatalikod ang mga tao sa maling landas, kung sila'y magsisisi, bibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na makamit ang kanyang pagliligtas. Nang sa una ang tao'y naghimagsiklaban sa Diyos, wala siyang hangarin na ilagay sila sa kamatayan, kundi sa halip ay ginagawa niya ang lahat para iligtas sila. Kung walang buwang ang isang tao para sa kaligtasan, sila ay tatakwil ng Diyos. Siya ay mabagal magparusa dahil nais niyang iligtas ang lahat ng maaaring mailigtas.